Hey guys, Mr. Marcos here. Welcome to my YouTube channel. Yun, panibagong video na naman for this week. And as always, sana okay lang kayo sa inyong mga tahana. Sana lahat kayo malulusog at walang mga problema. Dahil for me, yes, I'm okay. I'm doing well so far. Ayun, ang pag-uusapan natin ngayon ay isang comment mula sa isa sa aking viewers galing sa video na to. Alright? So yung tanong naman niya is napakasimple na, and actually yung mga sagot dun is nabanggit ko na doon sa mga nakaraang videos ko, alright? Pero yun nga lang, yung tanong niya is medyo may konting twist, alright? And yun yung pag-uusapan natin ngayon. Yun, maiksi lang naman yung tanong niya, simple lang. So, bibigyan ko lang rin ng simple yung sagot. Sana nakasubscribe siya sa akin, and sana once na-upload ko to is mapanood niya. Pero ayun nga, bago tayo magsimula guys, alam nyo na, intro muna tayo. Okay guys, welcome back. So again, ang pag-uusapan natin ay isa sa mga comment na na-receive ko sa isa sa aking mga videos na galing sa isang viewer and hopefully isa sa aking mga subscribers. Okay, so ito ang tanong niya. Paano kapag pogi ka pero lagi ka pa rin busted hanggang sa tumandang binata ka na? Alright, so yan yung tinanong sa akin ni Mind Weeb. Okay, so basically ang problema niya dito is bakit ako nababusted? Eh, pogi naman ako. Parang ganun yung datingan niya eh, right? And etong tanong na to, well actually yung mga reasons kung bakit ka binabusted is napag-usapan na natin. Naibigay ko na to sa mga nakaraang videos ko. Pero yun nga, meron kasing kakaiba dito, sinabi niya pogi siya. Right? So yun, dun tayo magfo-focus. So basically yung tanong dito is bakit ako nababusted? Eh pogi naman ako. Yun yung pinaka gusto niyang sabihin dito. And yun yung pag-uusapan natin. So magbibigay ako ng limang bagay kung bakit palagi ka nababusted or bakit ka nababusted kahit na ikaw ay pogi. Alright? So umpisa na natin. Ang unang dahilan kung bakit kayo nababusted kahit na kayo ay pogi ay malamang sa malamang ang inyong hygiene. Okay? So malamang sa malamang yung babaeng nakadate ninyo is merong nakitang something sa inyo na hindi niya nagustuhan. Huwag muna tayo pumunta sa ugali or sa attitude. Doon muna tayo sa physical na nakatangian. Diba? Importante guys na pag nakikipag-date kayo is malinis kayo. Yung hygiene, kumbaga, dapat presentable kayo. Pag magpagharap kayo sa babae, dapat mabango kayo, malinis, maayos ang damit, malinis ang sapatos, 'di ba? Maayos ang buhok, lahat. 'Di ba? Importante 'yon. Syempre sino ba naman babae ang gustong makikipag-date sa taong may amoy, 'di ba? May balakubak, madumi ang kuko, 'di ba? Importante sa kanila 'yon kasi syempre iniisip din nila yung future, 'di ba? Na kung sakali mo mapapangasawa ko 'to, anong ituturo nito sa mga anak ko? 'Di ba? Eh kung siya nga hindi niya malinis yung katawan niya, paano niya lilinisin or tuturuan yung mga anak ko na maging malinis? 'Di ba? At saka imagine guys, maglalakad kayo sa mall, maglalakad kayo somewhere sa park, kasama mo siya tapos alam mo 'yun. Ewan ko ha, mag-holding hands kayo, ang haba ng kuko niyo, ang dudumi, 'di ba? Alam mo 'yun, medyo awkward. Right? Yun, so sobrang importante na bago kayo makipag-date, make sure na malinis kayo, presentable kayo, linisin nyo yung sapatos ninyo, right? Kung may balbas kayo, itrim nyo yan, di ba? Yung saktong haba lang, wag yung sabog-sabog, di rin naman kasi maganda yon. Para at least, pag nakita na kayo ng babae, ayos kayo, di ba? May malaki ang chance na masundan pa yung date ninyo. Right? So ayun, yun yung isa sa mga dahilan bakit kayo nababusted kahit kayo ay pogi. Malamang sa malamang, hindi mo pinapakita na kaya mong alagaan ang iyong sarili. At ang pangalawang dahilan kung bakit kayo laging nababusted kahit na kayo ay pogi, malamang sa malamang guys, ang inyong self-confidence ay mababa. Right? Guys, nasisense to ng babae kung ang self-confidence nyo is mataas or mababa. Okay? Well, yung ibang babae, okay lang naman yun kasi gusto nila shy type. Pero yung ibang babae is hindi. Ayaw nila nung ganun. Gusto nila talagang, alam mo yung confidence level mo is mataas. Yung tipong nakikita nila na ikaw nagko-control ng situation. Ganun yung ibang babae, yung gusto nila. Right? And pangalawa guys, kung mataas ang inyong self-confidence, mas marami kayong magagawa sa date ninyo. Hindi lang kayo mag-stick dun sa boring na date na kakain, mag-movie, magko-coffee. Right? Hindi.
yun yung typical na date na naginagawa ng mga tao. Pero hindi, kung mataas ang confidence level mo, mas marami kayong activities na maiisip, mas marami kayong topic na mapag-uusapan. Bakit? Kasi alam mo sa sarili mo na kaya mong dalhin yung mga sitwasyon na yun. Diba? And ang mangyayari nun, yung babae, since magugulat siya, hindi niya ina-expect eh, yung mga surprises mo. Diba? Sobrang taas ang confidence level mo, ang dami mong naisip, ang dami mong naplano, magkakaroon ngayon ng wow factor yan. And ang tendency niyan, guys, is bibigyan pa niya kayo ng maraming chance na makipag-date sa kanya. Alright? So, yun, simple lang. Actually, self-explanatory na to eh, self-confidence. Kailangan na kailangan to, guys. Lalo na sa mga lalaki dahil tayong gumagawa ng move. Alright? So, again, kung ikaw laging nababasad kahit pogi ka, malamang may problema ka sa iyong self-confidence. At ang pangatlong dahilan kung bakit lagi kayo nababasted kahit na kayo ay pogi, guys, malamang sa malamang nasisense ng babae ang pagiging self-centered ninyo. Okay? So ano bang ibig ko sabihin ng self-centered? Ibig sabihin nito, guys, is wala kayong pinag-usapan kundi sarili mo. Alright? Wala kang ginawa kundi magbanggit ng mga achievements mo, kung ano mga merong ka sa buhay, ilan ang sasakyan mo, magkano yung relo mo, yung mga ganung bagay ba. Alright? Ang problema kasi, guys, sa mga lalaki is pag nanliligaw sila, akala nila karamihan ng babae or karamihan ng babae, akala nila is nadadaan sa mga material na bagay. Alright? Nakakalimutan na ng mga kalalakihan na ang pinaka-point ng panliligaw is para makabuild ka ng connection dun sa nililigawan mo. Alright? Hindi ito yung time para i-brag mo kung anong mga meron ka, kung ilang sasakyan meron ka, kung gaano ka mahal yung bahay mo, kung anong business mo. Right? I mean, sige, pwede. Pwede mong isingit-singit yun. Pero ang pinaka-point, guys, ng panliligaw is para makabuild ka ng connection dun sa babaeng nililigawan mo. And para makabuild ka ng connection, dapat makikinig ka dun sa nililigawan mo, sa mga kinikwento niya at sa mga interest niya. Hindi lang pwedeng puro ikaw. Right? And again, ito yung nagiging problema sa karamihan ng kalalakihan. Wala silang ginawa kundi i-brag kung anong mga na-achieve nila, kung anong mga meron sila. Dahil nga naniniwala sila na pagka pinakita nila sa mga babae kung anong meron sila, is malaki ang chance na sasagutin sila. Right? And hindi, guys. Hindi ganun yun. Diba? Dapat magbibuild kayo ng connection sa babae, ipapakita mo sa kanya na nagkakaintindihan kayo and interesado ka sa kanyang mga sinasabi. Right? So, ayun. Yun yung pangatlong dahilan kung bakit lagi kang binabased kahit ikaw ay pogi. Malamang nasisense ng babae ang pagiging self-centered mo. At ang pang-apat na dahilan kung bakit lagi kang binabased kahit ikaw ay pogi, guys, malamang sa malamang boring kang kausap or wala kang sense of humor. Alright? Kumbaga, ikaw yung tipong... Yeah, boring. Ganun, boring. Doon sa mga taong marunong magpatawa, marunong magpunchline, kung ano-ano, okay na, safe na kayo, huwag nyo naintindihin to, para to doon sa mga taong medyo tingin nila sablay sila pagdating sa aspetong ito, sense of humor, right? So, huwag kayo magalala, guys. Hindi nyo naman kailangan puwersahin yung mga sarili nyo magpatawa. Hindi nyo kailangan puwersahin yung sarili nyo mag-joke dahil hindi rin naman maganda yun, alright? Ito lang ang masasabi ko sa inyo. During date, yun, sa oras ng date ninyo, meron at merong mangyayari sa'yo or dun sa babae na hindi nyo inaasahan na eventually magiging katawa-tawa na pwede nyo mapagkwentuhan and pwede nyo pagtawanan. Alright? Example nito, guys, kunyari ikaw lalaki, naglalakad kayo, bigla kang nadulas. Diba? Imbis na magmukmuka and isipin mo na napahiya ka dun sa kadate mo, gawan mo ng nakakatawang kwento kung bakit ka nadulas, 'di ba? Yung tipong pagtatawanan mo yung sarili mo na eventually magiging komportable na yung babae sa iyo and makikitawa siya sa iyo, 'di ba? Ang mangyayari noon, hindi kanya pagtatawanan. Pagtatawanan niya yung situation na kwento mo related dun sa pagkadulas mo, 'di ba? Ang iba kasi ng lalaki diyan, pag may nangyaring katawa-tawa, imbis na alam mo yun, gawa nila ng gawing light yung mood, yung iba is hindi na down yung sarili nila. Shit, napahiya ako, nadulas ako. Paano to? Baka mabasted ako nito. Diba? Ang mangyayari ngayon yan, magiging conscious na siya ngayon sa lahat ng actions niya. Huwag ganun, guys. Diba? Pag meron nangyari sa inyo, sa'yo, or dun sa ka-date mo, pag-usapan ninyo and gawin yung katawa-tawa yung sitwasyon. Diba? Para at least, walang napahiya. Diba?
Ganun lang yung guys, hindi mo kailangan magbato ng magbato ng jokes or magbato ng bato ng kung ano-anong kwento para nagmukha kang katawa-tawa. Kahit ano, pwede nyo mapag-usapan. Pero guys, huwag nyo pagtatawan yung mga taong nakapaligid sa inyo. Huwag yun. Hindi magandang humor yun. Basta yung sa inyo lang. Kung ano yung nangyari sa inyo, pwedeng yung mga nangyari sa inyo no elementary, kunyari, natai ka sa shorts, ikwento mo sa kanya, di ba? Baka mamaya magulat ka yung babae nyo, natai din pala sa shorts, magkwento din siya sa'yo. Alam mo yung mga ganun? Hindi mo kailangan ipuwersa yung sarili mo na magpatawa. Yung situation mismo ang magbibigay sa inyo ng mga kwento na posible nyo mapag-usapan na magiging light and enjoyable yung kwentuhan. Alright? So, ayun guys, kung pogi ka, lagi kang binabased, malamang sa malamang, boring kang kausap, or wala kang sense of humor. At ang panglimang dahilan kung bakit ka nababased kahit ikaw ay pogi, guys, simple lang to. Malamang sa malamang, hindi ka talaga gusto ng nililigawan mo. Alright? Guys, hindi porket pogi ka, isasagutin ka. Hindi porket pogi ka, lahat ng babaeng liligawan mo, isasagutin ka or makukuha mo. Meron din sineset na standards sa mga babae. Unless na lang kung ang gusto nila is pogi lang. Alright? Na wala na silang pakialam sa ibang bagay. Pero again, hindi porket pogi ka, isasagutin ka na kagad ng babae. Kung hindi kanya type yung personality mo, hindi niya type yung the way ka manamit, alam mo yung kahit gano'ng kapogi, hindi kanya sasagutin. Alright? So yun yung panlima nun guys. Napaka basic, napaka simple lang. Kung lagi kang binabased kahit na ikaw ay pogi, malamang sa malamang, hindi ka talaga niya type. At yan ang limang bagay kung bakit lagi ka nababased kahit ikaw ay pogi. Alright? So guys, again, hindi porket pogi kayo sasagutin ka na ng lahat ng babaeng nililigawan mo. Tandaan mo guys, meron din mga kanya-kanyang standards yan. Para tayong mga lalaki, hindi naman lahat ng babae nililigawan natin eh. So ganun din ang mga babae. Hindi lahat ng lalaki is magpapaligaw sila or sasagutin nila. Diba? Ang importante dun guys, tinry mo. Right? Kung hindi ka pumasa, di okay lang. Kung pumasa ka, good job. Alright? At dyan, nagtatapos ang ating video sa araw na to. So, guys, ayun. Sana nasagot ko yung tanong ni Mindweeb. Sana siya ay subscriber natin and sana naka-on ang kanyang notification bell para pag pinost ko to, manonotify siya and malalaman na niya ang sagot sa kanyang tanong. Sa mga bagong viewers ko naman dyan, guys, pa-subscribe na lang. Thank you in advance. Sa mga subscribers ko na dati, again, maraming salamat sa inyo. Ayun, pa-like na lang. And kung gusto nyo i-share yung video, go, share nyo lang. And please do not forget to click the notification bell para pag nag-upload ako ng video, manonotify kayo. Alright? So, ayun, hanggang dito na lang tayo, guys. Mag-upload ulit ako ng video next week. Hintayin na lang kayo. Ayun, Mr. Marcos here. Signing out.